gaya nito, hindi nga naman makakaabos yung tubig kung puno ng lupa itong drainage natin dito. Yan sir, paano po yan? Kasama din po. Sige na, ano ang maganda yung gawain ha? Opo, salamat po sa kooperasyon. So dito, illegal parking, wala. Sir, huli. Huli po. Wala tayo magagawa, ganun talaga. Napansin ko lang, palagi naman kayong sumusuporta sa akin. Palagi kayong nanonood ng video ko at tinatapos nyo. Naisip ko lang, paano kung sa bawat video natin ay may mananalo ng 50 pesos load? Magandang idea yun. Pero syempre, may mechanics tayo. Sa video ko, merong mga lalabas na tanong na kailangan nyong sagutin at i-comment nyo ang inyong sagot at ang inyong cellphone number. At dun sa mga tamang sagot ay makaka-receive ng 50 pesos load. So ngayong araw mga katagumpay, ay nandito na naman tayo sa isang clearing operation na gaganapin dito sa Cabuyo City. At siguradong magiging exciting na naman ang ating operation ngayong araw. At ano ba yung mga lugar na dapat malinis at dapat linisin ng ating mga kasamahan? Huwag na natin patagalin to mga katagumpay. Huwag kayong mag-i-skip dahil anytime pwedeng dumaan yung ating mga tanong na pwede kayong manalo ng 50 pesos load. Let's go! Hey! This is your man, JTV again. Heal Malali. And peace out. So nandito tayo ngayon mga katagumpay sa Barangay San Isidro. At yung nakikita nyo sa likod ko mga katagumpay ay ang mga opisyalis ng gobyerno at pinabaklas nila yung isang pader mga katagumpay na lumabag doon sa rules at kahalos kalahati yung tinibag nila dahil hanggang doon lamang yung pwede nilang ayuan. So yun, check natin. So yung mga matitirang bakal, siligariin na lang nila. Ayan, dahil ah. Ililiko na lang, sir. Oo, ito. Ililiko na lang pala. Ito, nililinis na rin nila. Ayan, mga tagumpay. Ayan, sir, Rudy. Yan, sir, paano po yan? Kasama din po. Hindi na po. Kapitalis, hindi na po. Kung mapapansin nyo, ay medyo smooth na rin yung flow ng mga sasakyan. Pero syempre, dahil rush hours, ganun talaga. Pasukan kasi ng tao, kahit sa naman lugar, basta rush hour, ganun talaga. Titingnan lang muna natin yung sidewalk. So ngayon, ito nga si Kalaman, ang puno ay hindi naman yung kalaman. Kaya minting lang muna. Kaya kayang muna tanggalin. Hindi po. Kukunin ko na lang yun. Oo, sige na. Kung ano ang maganda yung gawain nga. Opo. Salamat po sa kooperasyon. Pakapusin ko po. Ang ating pong city ngayon ay hinihanap po tayo. Tama. Ito, itong poste na yan, hindi yan tatanggalin kasi mawawala lang kuryente sa buong San Isidro. Hindi yan, ayikis yan, ayikis. Yung mga kanap lang. So dumating na rin yung ibang kasamahan namin mga katagumpay. Ayan, nasa likod na sila dahil kapag ka mabigat na yung gawain ay tulong-tulong na sila. Okay? Peace! So dito may ginagawang private property. Ayan. So legal naman yan. Kaya lang dito, pinagyan nila ng pwedeng daanan ng gulong papunta doon sa loob, pero dahil nakakasagabal dito sa pathway, sa daanan, ay pinasuyuan namin sila na pampinatanggal. So nakiisa naman sila, kaya approve. Peace! So ito, pati itong mga ito, mga katagumpay, ayan, dahil nakakasagabal din sa dinaraanan ng tao, pinakasuyuan na rin nila na natanggalin, pero magandang bagay dito, ayan, nakikisa sila. Okay? Sila na mismo yung nagtatanggal at nagbo-volunteer. Okay? Approve! So itong coaching nasa likod ko, ayan mga katagumpay, kung makikita nyo, illegal parking yan. So nakita ng team at itinawag ni Sir Rudy
sa magtotoo dahil yung may-ari ay hindi makita dahil nandun daw, turuturuan sila. So wala tayong magagawa. Rules is rules. Okay? Totoo natin yan. So ito mga katagumpay, parang babaksak na siya. So nakapag-decide sila na tanggalin. Kaya lang dapat durugin yan. Kasi hindi siya may sasampa doon sa trap. Okay? Delegado na yan, kaya natanggalin na nila. Okay? Tulong-tulong para sa kalinisan. So tatanungin natin si Rudy. Kasi may mga nagtatanong sa page natin na Sir Rudy, pwede po ba magtanong? Sir Jay, magandang umaga po. May nagtatanong po kasi dun sa channel ko na paano daw po yung mga pathway na giniba, yun po ba ay lalagyan daw po ba ng panibagong platada o ano daw pong gagawin doon? Bali, ang gagawin po natin doon, once na ito ay natanggal po natin, i-coordinate po natin doon sa ating city engineer. Ah, po. At sila po yung magsasabuhan to para isa ayos at ibalikin sa tamang wasto yung ating tinanggal na sa aming kalsado. Okay. So, ibig sabihin, ayusin po natin. Ayusin po yun. No? Okay. Pwede pong hindi dahil tayo po nagalis at maaaring ito ay mas mula pa ng hazard para sa mga tao. Okay po. Tayo rin dapat ang magsagawa ng isa ayos. Alright. Sir Rudy, idol. Thank you. Salamat, Sir G. Ito, dahil sobrang laki, hindi nila may kakarga doon sa sasakyan, kaya kailangan durugin din. Okay? Ito, dumusdus siya. Medyo nahirapan sila. Galing yan doon at ginalaw nila. Dumusdus dito hanggang doon. Dahil sobrang laki, nahihirapan sila. Okay, kailangan isang tabi muna. Ay, good morning. Nandito tayo ngayon sa Barangay Pulo, dito sa tapat ng Mahogany Phase 1. Masala ko yung sinasagawa ng ating team. Task force, klaro yung ating kapatid. Kaganda, kumusta yung ating safety, ano natin? So far, naka-ilang days naman tayo, nakita naman natin yung mga tao dito. Alam na po nila yung mangyayari sa kanila na may program po yung gobyerno natin from national government sa directive ng ating presidente na dapat i-clear ang mga obstruction, lalo na mga daanan ng tao. So, lahat naman na alam po nila yung kanilang problema pag nausap ng ating taga City Hall, okay naman po sa kanila. Agree naman po sila at alam na po nila. Mas madali para sa atin kasi yung kooperasyon nila nandun na lang. No? Nandun po. So sa atin, ano lang, paalala lang sa sumusunod naman po. Salamat. Regards kay kay Chief Eric Soriano, ang ating mayor naman. Sama-sama tayo, tulong-tulong dito. Thank you po. Diretso tayo doon. Papunta na tayo ng papulong kayo sa staff lang. So dumating na rin tong ating towing truck para kung may ilan mang sasakyan na hindi umaalis sa binigay na minuto na binigay nila ay itotow na nila. Okay, magandang bagay na dumating na to. Peace. Task force karo sa ating truck yan. Base po sa pasukat ng engineer ang nandito po na sumakyan. Ito, sobrang tagal na siguro niyan. Maganda sana. Kaya lang, nakakasagabal siya. So, obstruction pa rin siya. So, tatanggalin pa rin, okay? Pero itong puno, hindi. So, interviewin natin yung ibang mamamaya natin dito sa San Isidro. Nay, ano pong masasabi niyo dun sa clearing operation? Okay po ba? Okay lang. Hindi ko lang kaya. Opo. Okay, so approve po sa inyo. Okay po. Okay. Kayo na, ipabor naman po kayo. Pabor naman kami. Opo. Okay kasi naman. Para sa mga batang mag-aaral yan. Para hindi po masyadong maiwas ang eksidente, no, Nay? So. So ito, ang ganda sana ng pagkakatayo. Pero sabi nila, sila na daw yung magbo-volunteer na magtatanggal. Minaantay lang sila. Ang magandang bagay ay yung ibang may-ari ng mga obstruction ay nakikikooperate sa mga ginagawa ng city government. So magandang bagay yun na nakikisa sila at peace. So dito, may ilang mga nagbo-volunteer na. Hindi pa nakakarating yung team pero nagbo-volunteer na sila tatay natanggalin. So nakikisa sila sa utos. Okay? Magandang bagay ito. Tapos si Kuya, ayun, nililinis na niya yung pwedeng mag-cause ng aksidente, pwede makakuryente. Puno ng alulot, puno ng dahaw. Opo, inaayos yun na po. Oh. Okay.
Tay, pwede ko ba kayong tanungin? Ano po masasabi niyo sa clearing operation? Okay naman, maayos naman. Okay po. Okay po. Basta lahat pare-pareho yan. Yeah. Opo, lahat po. Wala naman po pinapalusot, lahat okay. Ang maganda sa lugar na ito, mga katagumpay, lahat ng may mga private property na lumabag o yung may mga obstruction ay nakikiisa at gusto nilang malinis yung lugar nila. So, yung iba naman ay nagvo-volunteer na sila yung magtatanggal, bigyan lang sila ng ilang araw, pero hindi po pwede yun. So, kung may mga ganung nga sistema, ay ang gagawin ng ating mga namumuno doon ay yung mga nagsasabi na sila na yung maglilinis ng tapat nila ay babalikan, no? So, wala silang kawala. So, dapat ay sa binigay nilang panahon ay matanggal na talaga nila yon. Okay? So, yun lang mga katagumpay. At tingnan pa natin kung ano pa yung magandang mga kaganapan na mangyayari ngayong araw. Diyan lang kayo. Yay! So pinuntahan nung isang kasama natin sa team yung isang truck or dalawa pala na nag-illegal parking. So inaksyon na agad ito. Ito mga katagumpay.